What is up guys, it's your boy BloodMaster20 here. And yun, nakagawa na uli ako ng ngayong video. Hindi ako gano'n nakapaggawa ng video ngayon dahil meron akong tinutulungan dito, which is yung pinsan ko, nag online school siya. Tinuturoan ko siya sa kanyang online school, kaya medyo nagiging busy ako. Almost everyday tinuturo, kaya hindi na ako gano'n nakapaggawa ng video. Susubukan pa rin natin gumawa ng videos. And yung video na gagawin natin ngayon is tutorial kung paano nga ba pagandahin yung stream ninyo para sa mga beginner, sa mga gustong magsimula ng stream. Ako, nag-stream ako for almost a year now sa Facebook. Lalagay ko yung link dyan ng Facebook ko kung gusto niyo akong i-follow dyan, i-follow niyo ako. And ngayon guys, hindi na ako nakakapag-stream dahil alam niyo naman yung internet speed namin dito ay sobrang bagal. And hindi ako makapag-stream. Pero siguro next year, babalik ako sa stream. Hintayin niyo lang yan, kaya i-follow niyo na yan. And lalagay ko ulit para makita niyo, para ma-notify din kayo kung kailan na ako babalik sa streaming. Karamihan sa inyo, ang OBS ay ito yung laman. Yung game capture, video capture, display capture, tsaka yung window capture. Karamihan sa mga baguhan, ito lang yung ginagamit nila. Pati ako, ito yung ginagamit ko nung nagre-record pa lang ako ng mga ano ko. Kapag nag-stream ako, ito lang yung gamit ko, yan lang. Pero na-inspired ako sa ibang streamer, sa mga YouTuber, yung mga overlays nila. May kita nyo naman sa mga ibang streamer, meron silang mga overlays o yung mga design sa palibot ng kanilang webcam, yung mga design, yung may mga pangalan sila, yun ang overlay. So, tuturo ko sa inyo kung paano nga balagyan ng sarili ninyong overlay yung inyong mga stream para naman gumanda ganda yung ano ninyo, at saka para magka-gain rin kayo ng mga followers, subscriber, and etc. Paano nga ba yun? Kapag dinownload nyo yung Streamlabs OBS, ang unang-unang gagawin ninyo is ilag-in ninyo yung kung ano mang meron kayo. Kung meron kayong Twitch, ilag-in nyo yung Twitch nyo dito. Kung meron kayong Facebook, ilag-in nyo yung Facebook nyo dito. And once yung nalag-in nyo na yun, magkakaroon kayo ng access sa Streamlabs OBS Store. Pumunta lang kayo dito sa Teams, dito sa upper left ninyo. And yan, magsisilabasan na yun, napakaraming overlays ninyo. Pero, kapag may nakalagay na Prime dito sa taas ng overlay, ibig sabihin niyan, may bayad. Kailangan niyo siyang bayaran monthly. Siguro naman sa inyo, sa mga baguhan na streamer, ayaw niyo naman siguro ng babayaran niyo yung overlay niyo ng monthly. Kasi nga, baguhan pa lang kayo. Paano nga ba kayo magkakaroon ng sarili ninyong overlay nang wala kayong binabayaran? Ang unang gawin niyo is pumunta kayo dito sa search. I-type niyo free and enter niyo. Magsisilabasan lahat ng libreng overlay dito na walang bayad. Wala kayong makikitang Prime, wala kayong makikitang subscription or anything. Kung gusto niya naman is yung maganda yung stream ninyo o yung recording ninyo, yung may mga design, is hanapin niyo yung may nakalagay na animated. Ang ibig sabihin ng animated is yung para bang may buhay yung overlay ninyo, which is yan, magki-click tayo ng isa, ayan, para bang gumagalaw yung sa inyo. Kasi kapag wala siyang animated, kumbaga parang normal lang siya. Ganyan lang siya. Kumbaga parang steady lang siya. Yan. Maghanap lang kayo, marami dyan. O tulad nito, animated ulit. Kung gusto nyo lang ganyang overlay. Kung gusto nyo naman ng gantong overlay, napakarami dyan. Napakarami dyan sa inyo. Ito, sabihin natin gusto mo to. Ikiklik nyo lang yung install. And once na mag-install yan, lalabas na agad siya kusa dito. Yan guys, so papakita ko lang muna sa inyo to. And ito isa sa pinaka-importante na dapat gawin ninyo kapag maglalagay kayo ng overlay. Dahil kanina habang nagre-record ako, nakalimutan kong ipakita sa inyo. Dahil nga, naharangan siya ng game capture ko dahil hindi ko napansin. Kaya papakita ko sa inyo, mabilis na ito. Yan, sabihin natin, nalagay niya na yan. And kapag nalagay niya na yan, lalabas yung mga yan. Dapat maglagay kayo ng game capture, display capture, tsaka window capture yan. Ganyan yung pagkakasunod niya. Display capture, window capture, tsaka game capture. And yung screen na nakita nyo kanina, yung parang may background, kailangan nyo siyang i-delete. May nakalagay dun sa buwang baba ata yun na background delete me, i-delete nyo yun. Tapos ilagay nyo tong tatlong to. Kaya ilagay nyo yun. Gets. Ito yung keybinds or yung mga hotkeys na dapat ninyong gawin para pag nag-gameplay kayo. Ang gawin ninyo is pagsunod-sunurin siya from starting soon, from live scene, from be right back, and from kung ano man yung gusto nyo pang inagdag dito. And kapag napagsunod-sunod nyo na siya, pumunta kayo sa settings and pumunta kayo sa hotkeys.
Once na pumunta kayo dyan, hanapin nyo yung pagkakasunod-sunod niya, which is magsimula kayo sa starting soon. Hanapin nyo yung starting soon. Ayan. And kung ano yung nakalagay na siya dyan, ang gawin nyo lang is, pagkasunod-sunod siya, control 1, which is command 1. Sabihin niya, yan yung unang ano ninyo. Tapos yung live scene, which is hanapin nyo, which ito. Ang gawin nyo naman is hanapin nyo yung may nakalagay na switch to scene. And ilagay nyo naman command 2, which is control 2. Tapos yung be right back scene, nasa taas yun kanina, nakita ko. Yan, which is nasa pangatlo naman siya. So control 3 or command 3. And yung intermission, hanapin nyo naman yung intermission, which is nasa bumaba. Ayan, intermission, command 4. And click done kapag natapos nyo na. And kapag clinic nyo yung mga command na to, which is control 1, lilipat siya doon. Control 3, lilipat siya sa be right back. And control 4, intermission. Control 2, yan, mga ganyan-ganyan. Paano nyo nga ba lalagyan ng transition yung video ninyo kapag nag-i-stream kayo or kapag magla-live kayo? And take note, dapat kung kukuha man kayo sa YouTube ng transition ninyo, is magpa-file siya to MP4. Dapat i-change nyo yung MP4 to MOV. Hindi ako nagkakamali. MOV. Yes. Na .MOV. Kasi ang kapag nag-download kayo sa YouTube, ang lalabas doon is MP4 siya. Pumunta lang kayo dito sa Edit Scene Transition. Kapag napunta na kayo dyan, i-click nyo yung Add Transition. And click nyo yung Stinger. And click nyo yung Browse. And hanapin nyo yung file ninyo kung saan kayo meron transition. Meron akong 6 na transition. Galing yan dun sa video, dun yan sa file na nasa description. I-check nyo yun. Support nyo yun. Napakaganda ng mga ginagawa niya. And yan. Sabihin natin, ang gusto mo is... sabihin natin, kaleidoscope. Example lang natin yan. And yung transition point, gawin nyong 800. Mas maganda kung... Depende yan kung... minsan kailangan mo lang ng 600, 700, 800, pero 800 ang best para sa akin. And nasa inyo yan kung anong gusto nyo, and click nyo yung done, and i-check nyo yung kung ano man yung transition na gagamitin nyo, i-check nyo, and gamitin nyo yung command, and boom, ayan na siya, yan na yung transition nyo. Yan, binalik ko lang dahil ituturo ko naman sa inyo is yung about sa about sa mic ninyo. Kapag gusto niyo wala kayong masyadong naririnig na background noises tulad ng kapag may electric fan kayo, nainitan kayo, syempre mare-record niyo yung mga tunog dito, tinatawag natin na ugong. Ang gagawin niyo is ilag-in niyo yung mic niyo sa inyong audio dito. Ayan. Wait, naka-default tayo. Gawin natin micro USB. Yan. Yan, okay na. Nalagin na natin. Pumunta kayo sa settings dito, which is sa may mic aux na yan. Punta kayo sa settings. And pumunta kayo sa filters. Dalawa yung filters na nilagay ko. And pumunta lang kayo sa filters ng inyo. And may kita nyo, walang laman yung... sa unang bukas ninyo, walang laman yan. Sa akin, nilagyan ko lang. And kapag kinik nyo yung plus sign dito, may kita nyo yung gain. And kapag nakita nyo yung gain, i-change nyo lang yung gain ng 10. And yung noise suppression, ilagay nyo rin. May kita nyo, click nyo lang yan, noise suppression, which is ayan. Noise suppression, tas negative 30 yung noise suppression ninyo. And bam, yan na yung audio ninyo. Maganda na yung ano nyo, kahit tapatan ko ng electric pan yan, hindi gaano mare-record ng electric pan dahil meron siyang noise suppression. Ayan. So, pabalik ko lang yung zoom na natin. And, ayan siya. And, that is it guys. So, yun. So, yun ang video natin for today is kung paano nga ba maglagay ng overlay, kung paano mapagandahin yung stream ninyo kung sakaling gusto nyo mag-stream. Yan. So, yun guys. So, sana may tutunan kayo. And, kung meron naman, mag-subscribe kayo. And, yun. Mga, ba't di ka nag-subscribe? Siyempre, nagpapakira tayo magturo dito. Kaya, mag-subscribe na kayo. I-like nyo na to. And, mag-comment down below na kayo kung ano pang gusto nyong video na gagawin natin sa ating next video.
So, yun guys. So, thank you so much guys. And sana may natutunan kayo. And sana magamit ninyo itong tinuro ko sa inyo para sa inyong future stream. So, yun guys. So, thank you so much guys. See you again sa next video natin. Until next time. Peace out.